So, good morning mga kamotopeds. At siyang patunay na pangit talaga ang Chinaped. Okay? Lalo na kung hindi nyo na-maintain. So, budget friendly siya. Pero, natuwa kabalik na ng asawa ko. Naputol. Yung sa rear fender niya. Ayan. Diba? Kung makikita nyo, spot-spot lang. Right? So, spot-spot lang yan. At siguro, natagtag na. Kaya, yan, nalaglag biglaan. So, kita nyo, isang spot dito. Tapos, isang spot dito. So, dalawa lang. Okay? So, that's the reason why ang ginagawa ng iba, dinodoble yung mga yung mga spotting dyan sa chassis, sa frame niya para mas mapatibay. So kung makikita nyo dito, winild na namin niya paikot, okay, para siguradong tibay. Kasi sa katagalan, dahil maliit lang yung pads natin, nakakalas-kalas siya, sobrang alog. Okay, so ngayon i-weld din namin to mamaya na lang. So far ngayon, since hindi naman maulan, baka paggamit ko muna sa asawa ko to na ganyan. Right? So that's the reason why na kaya natin nabibili yung mga pits natin cheaper, kasi dahil dun sa pagkakagawa niya. And totoo yung sinasabi dun sa vlog, if you can afford to buy a pits na yung mga branded, dun na lang kayo. Okay? So kung hindi at Chinaped lang yung pang-budget nyo, wala namang problema. But, yun nga, kayo na mismo yung magpapatito. So, yun lang mga kamoto. Isa lang for to do PH. At, yan. Ano natin ngayon? Issue. So far, wala namang sumunod na issue na ngayon.